man may di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na sa atin dumarating, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang mabiyayang tanghali sa inyo pong lahat. Mabiyayang tanghali rin po, Padre. Tayo ay nagpapahimakas ng unang linggo ng Adbyento. Pinapasilitet tayo ng mga propeta upang panuntunan ang pagbabago ng buhay. Meron pong banal na ginugunita ngayon si San Juan Diego na nagkamayroon ng karanasan sa mahal na birhen nung magpakilala siya sa Guadalupe, sa Mexico. At kasama ng mahal na birhen ni Santo Padre Pio, ni San Jose at ng iba pang mga banal, manambahan po tayo sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak sa daigdig na ito upang mula sa kinasadlakang pagtalikod sa iyo ay mahango ang tao. Ipagkaloob mo sa mga nananabik sa iyong maaasahang paglingap ang pagkakamit ng iyong ibinigay na paglaya at pagliligtas sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías.
Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo di rin giniya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pag-aararo ninyong baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas na ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo, parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na kalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem, muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Iyong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niyang natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, iyong nga lang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya rin niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog, sa lupa'y ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Panginoon naming hukom, aming nagutos ngayon, kaligtas sa iyong ihatol. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa
sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espirito at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus, "Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Muli isa pong maganda, mabiyayang tanghali sa inyong lahat. Nabanggit ko po na mayroong ginugunita tayo si Juan Diego, ang visionary sa Tepeyac, Mexico, na pinagpakitaan ng Mahal na Birhen Maria, Our Lady of Guadalupe. Kahapon po ay Pistang Pangilin at ipinagdiwang natin ang Solemnity of the Immaculada Conception, ang kalinis-nisang paglilihi sa Mahal na Birhen Maria. Ito pong Immaculada Conception at saka Our Lady of Guadalupe ay magkatandem na Santa Patrona ng Bansang Pilipinas. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Nagpahimakas po ang unang linggo ng Adbyento at ang kandilang ng mga propeta ay ating sinindihan, symbolic of our longing for the coming of the Lord. Mamayang takipsilim, ang sisindihan ay Candle of Bethlehem, symbolic of the place wherein our Lord will be born. At yung pong disposisyon, katulad ng sa Mahal na Birhen Maria, ay siya nating maging kapalaran. Yung unang pagbasa, binanggit doon ang very consoling and appropriate biblical readings. Papawiin ang mga luha, ang pighati sa mata, sa muka ng mga taong nasadlak sa kapariwaraan. Ito po rin ang ating samo at dalangin sa ating pagpunta rito sa National Shrine of Santo Padre Pio. Daladala natin ang ating hinaing samo at dalangin, not only for ourselves, kundi para din sa mga kapwa-tao natin na nasa sitwasyon ng dusa at kahirapan. Iuuwi ninyo ang grasya ng Diyos. Idudulot ninyo sa inyong mga kasama sa pamamahay, sa kapitbahayanan, at maging sa multifaceted dimension ng ating buhay. Pagkat sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Tayo po, aakuin natin at tutugunin natin ang panalangin at panawagan ng Panginoong Hesukristo. Tayo ay magiging kapwa, misyonero. Because of our pity and compassion to people,
Alam ko po na we could not afford ng magarbo at kasaganaan pagkat alam nating mahirap ang buhay. The value of peso ay napakababa. Baka yung inasabi ninyong bagong bariyang 100 piso, yun na po ang magiging bariya natin. Huwag na kayong mag-aasam na magkakaroon pa ng... kung kasi kung careless at hindi kita careful sa ating buhay at pagkakabuhay, talagang pagpapanawan tayo ng kalakasan at capacity. Kaya ayusin ang buhay. Yun po ang panawagan mamaya ni St. John the Baptist. The ways of thinking and ways of doing ay dapat ay isinasaayos natin. A fitting response to the call of the Lord. Pagkat the initial gesture and action for evangelization ay conversion. Pakibigkas natin muli. The initial gestures for evangelization is conversion. Pagsisisi sa mga kasalanan, pagbabagong buhay. Kasi hindi po kita magiging epektibong misyonero. Hindi natin maisa sa buhay ang ating puri at dignidad sa pagiging binyagan. Hindi ka pwedeng maging totoong Kristiyano kung hindi ka marunong ayusin ang buhay, ang ugali, ang mga liku-liku nating hindi lamang yung bituka, pati liku-liku nating asal. The ways of thinking and ways of doing must be converted. Hindi yung nagpalit ka ng asawa o nagpalit ka ng partido, political, economically speaking and politically speaking, ay hindi po yun. Kasi kasalanan yun ay. Hindi ka tapat sa iyong commitment bilang binyagan. Abay, ayusin natin ang multi-faceted dimension ng ating buhay. Economically, politically, culturally, the way we give meaning to our lives at maging sa ating societal life. May pananagutan tayo. Wala taong nabubuhay at walang namamatay para sa sarili lamang. Apektado ang ating kapwa sa inuugali natin. Kaya ayusin, panuntunan yung pasabi ng ating Panginoon so that we could wipe, eradicate the tears. Yung tinatawag nating virus, germs ng kasalanan at kamatayan, encumbrances of sin and death must be eradicated in our milieu. Kaya we promote life, we promote human dignity, we promote human rights. At ito'y gampanin natin. Hindi pwede natin ito tolerate yung mga kasamaan. Magsisimula tayo sa ating sarili, mamuhay sa katotohanan. Kaya sabi ko kanina ay sambahin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Let us begin anew and subscribe to the clarion of the prophets. The example of the gesture of the Blessed Virgin Mary, of Saint Joseph, and much more, the example of Santo Padre Pio, appropriating for ourselves the necessary goodness. In the name of the Father, and the Son, Holy Spirit. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng puong Diyos, puso'y linisin ng lubos.
Handa na, manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain na ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpaging dapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapagmagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang makipakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling sa kanyang lantarang muling pagdating. Ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapadabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihayin, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at mga pamilya at yung pong mga nasa iba't ibang ministries, lalo na yung nasa advocacy for social justice and peace, yung mga nagpo-promote ng human life, human dignity and rights, maging environmental concern at maging yung pong restorative justice. Idasal din natin yung mga tao na nasa iba't ibang sektor ng ating pamayanan, mga nasa public and government service. Yung pong mga samo at dalangin natin kay Santo Padre Pio, the people commended for our prayers and intentions, lalo na po ang mga birthday celebrators, anniversary celebrators, yung mga may examinasyon, academic exam as well as board exam, at yung pong mga nasa akadem, pagtuturo, paghuhubog, mga mag-aaral, maging yung mga apektado ng kalamidad, lalo na po itong lindol, sunog, aksidente, digmaan, yung mga nagsasagawa ng rescue, relief and rehabilitations sa diwa ng alay kapwa. At yung pong mga daladala nating mga dasal for wellness, healing, lalo na sa mga may karamdaman. At maging yung pong mga nasa malalayong pook, katulad ni Astrid Briana, ang kanyang ina na nasa Sweden. At yung pong mga overseas Pilipinos, mga nasa karagatan sa iba't ibang panig ng mundo. At yung pong mga nasa larangan ng karalitaan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang mga pumanaw nating magulang, kapatid, kaanak, kapanalig, ang kapatid po ni Father Jesse na isa sa ating pari na pumanaw yung kapatid niya, ang pangalay Ronel, nakaburol po sa Lemery, sa Dita. At gayon din ang mga ipinagdadasal nating pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo
sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Diego na ipinagpipiesta ngayon, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagbilin ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, isamo natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ileo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan. Magbinigayang kayo ng kapayapaan at Advent blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may pagalang. Si Jesus na Diyos Anak sa ating nagpapahayag, kayo ay makagaganap upang kayo ay matulad sa Diyos Ama ninyong lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus, hanggang kailan kami magtitiis? Halina, O Jesus, na mananako ang iyong bayan para na siya naming tanglaw sa landas ng buhay. Halina, O Jesus, na mananako ang iyong bayan, kalinga lubos. Naghihintay kami sa iyong pagbalik, gabi at araw kami sala ng dusa at sakit, Jesus, hanggang kailan kami magtitiis? Halina, O Jesus, na mananako lubos. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kami sa iyo,
hinihintay ka, naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ihanda ang daranan ng ating manunubos. Jesus, hinihintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Jesus, hinihintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrel, China, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ang pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at sa iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 2:00 PM.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, sipi ng mga panalangin at sipi ng aklat ng Biblia at maging mga religious items and paraliturgicals na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pakikisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Ang aming pong obispo si Bishop Marcelino Antonio Maralit Jr., taga rito sa Batangas. Kami po'y isinugo para patuloy kaming gumanap at makiusap sa inyo, humingi ng panalangin, donasyon, tulong para sa aming proyekto sa diocese, lalo na po ang bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda at may karamdaman naming mga pari. Salamat po sa inyong mga gestures na panalangin, donasyon at tulong. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Please bow your heads and ask for God's blessings
O Lord Jesus, we will embrace you who became a little child for us. In our weakness, we clap you who became weak for us. A mere human, we embrace God made human, the God who became a person as poor as we are. We embrace you, Lord, because your lowly state is my greatness and our weakness is our strength. We ask you this through Christ our Lord. Amen. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwi na. Salamat sa Diyos. Thank you. Napupuri sa may kapal ang buong kalooban dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.